So, yan po nagtatapos ang ating Unit 2. Tutungo na po tayo sa Unit 3. So, we hope and pray na nakikita na po natin unti-unti yung tunay na kahulugan ng paglagong espiritual at ano ang bahagi ng Diyos sa ating paglagong espiritual at ano ang bahagi natin sa paglagong espiritual. At higit sa lahat, makita natin yung napakahalaga ng paglagong buhay espiritual. Alam nyo, ang isang advantage po niyan, lalo po sa gitna ng pandemic, no? Kapag tayo ay lumalago sa ating buhay espiritual, gumaganda yung ating perspective, yung ating pananaw. Sa gitna ng krisis na ito, ay marami tayong makikitang magagandang bagay. This is the sign. Ito po yung tanda na ang isang tao ay lumalago sa buhay espiritual na sa gitna ng krisis ay kaya niya pa rin makita ang kabutihan, ang biyaya, ang kahabagan ng Diyos. So tungo na po tayo sa Unit 3, mga pansariling disiplinang espiritual. Siyempre, sabi nga natin, hindi automatic lang, no? Ito po ay isang proseso, lifetime process. Sa mga prosesong ito, nangangailangan po talaga ng discipline. Yung tinatawag natin personal spiritual discipline. Ano po yung mga personal spiritual discipline? Tingnan po natin yung aralin 8. Definitely, kailangan po meron tayong disiplina sa paraan ng pagbabasa ng Biblia. Hindi po patalbog-talbog, hindi po patalon-talon, hindi lamang po kung kailan natin gustong buksan ang Biblia, kundi meron po tayong tinatawag na discipline. Ano po yung pamaraan ng pagbabasa ng Biblia? Tatlong paraan ng pagbabasa ng Biblia. Una po, letter A, pagbabasa para sa kabatiran. So kailangan po, pag tayo nagbasa ng Biblia, kailangan pong makakuha tayo ng information, ng tamang information o pagkaunawa. Subalit hindi lamang nalaman natin kung anong sinasabi ng Biblia, kundi yung pangalawa, pagbabasa para sa pagbabago, transformation. So ang Biblia ay hindi lamang nagbibigay ng information, kundi ang Biblia ay nangangailangan na tinatawag nating transformation. Letter C, pagbabasa para sa kasanayan o pagkahubog o yung tinatawag nating formation. Yung maging habit po natin, maging buhay po natin na ang Biblia ay hindi lamang binabasa, hindi lamang pinag-aaralan, hindi lamang ito minimeditate, kundi ang Biblia ay nangangailangan ng patuloyang pagbabago ng buhay natin, yung pagsasagawa. Maganda po yung magandang halimbawa dito, si Ezra. Si Ezra po ay isang skriba. Ibig po sabihin noon, nung panahon nila, siya po ay isang theologian. Pero ang sabi, si Ezra, itinilagay niya ang kanyang sarili upang pag-aralan, ituro ang salita ng Diyos. While upang isagawa ang salita ng Diyos. Pagbabasa para sa kabatiran, tingnan po natin yung information. Acts chapter 17 verse 11. Noho, alam naman natin yan. Noho. Paano babasahin ang Biblia para sa kaalaman? Una, magbasa na may sistema. No, may system. Alam niyo naman may sistema. Hindi katulad na sinabi ko, kung kailan natin magustuhan, no, dapat meron tayong everyday na system, kung anong oras, kung anong araw. Well, ang sinasabi lang po natin, hindi lamang po doon sa schedule, kundi sa mga pamamaraan. No? Number two, basahin sa iba o basahin sa iba pang salin, gaya ng MBB, AB, NIB, KJV. No? Kasi pag binabasa po natin sa iba't ibang salin, doon natin mas nauunawaan ang salita ng Diyos. Number three, guhitan o magmarkahan ang mahalagang salita. Number four, gumamit ng Bible reading plan. Sa Philippine Bible Society, meron silang tinatawag na Bible reading plan. No, tingnan din natin yun. Tingnan natin ang estatistika sa pagbabasa ng Biblia. Ito po, statistics sa pagbabasa ng Biblia. No, makita natin para mapagaan po
yung ating pagtingin sa pagbabasa nito. Una, ang sabi, ang buong Biblia ay kayang basahin sa loob ng 70 oras, 70 hours, at 40 minuto sa bilis ng pagbabasa sa pulpito. Dire-diretso, no? 70 hours. Ikalawa, ang lumang tipan ay kayang basahin sa loob ng 52 o 52 oras at 20 minuto. Ang bagong tipan ay mababasa sa loob ng 18 oras at 20 minuto. Number 5, ang pinakamahabang basahin ay ang aklat ng mga awit. 4 oras at 28 minuto. Number 5, sa bagong tipan, ang aklat ni Lucas ay 2 oras at 43 minuto. Ang sabi, kung magbabasa ng 15 minuto bawat araw, ang buong Biblia ay matatapos basahin sa isang taon. Wow! 15 minutes lang, every day. Naitatalaga natin ang ating sarili para basahin ang Biblia, mababasa po natin ito within a year. Within 1 year. No, ho. Sa loob lamang ng 15 minuto every day sa buhay po natin. Pagbabasa para sa pagbabago. So nakita na po natin yung system ng pagbabasa ng Biblia. Tingnan naman na po natin na hindi lamang information kundi transformation. No, nandiyan po yung mga talata na basihan sa pagbabasa para sa pagbabago o transformation. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Awit 119 verse 11, Joshua chapter 1 verse 8, and Awit chapter 1 verse 2. Paraan ng pagbabasa ng Biblia para sa pagbabago o kaganapang espiritual. Okay. So una, matapos basahin ang isang talata o kapitulo sa Biblia, piliin ang mga talatang nakatawag ng iyong pansin, no, yung nakapukaw ng ating damdamin. Ikalawa, kopyahin sa iyong notebook ang talata. Mahalaga pong sinusulat natin. Kasi marami po ang na-Alzheimer na. Makakalimutin na po yung maraming mga tao. Pero kung ito ay ating isinulat, pwede po nating balikan. Ikatlo, ulitin ito, subalit bigyang diin ang mahalagang salita sa pamamagitan ng emphatic repetition. Salunggihitan ang mahalagang salita. Yung misis ko, mahilig po yan naguguhit eh, no? Ng mga talata, no? Siguro, dahil ito'y nakapukaw ng kanyang damdamin, guguhitan niya po yon. Kaya yung kanyang Biblia, marami po yung sulat, marami po yung marka. Ika-apat, gumawa ng isang panalangin o pagbubulay-bulay ayon sa talatang ito. Gawing pansarili ang mga salita. I-personalize na po. Hindi lamang tinitingnan natin yung dealing ng Panginoon sa bansang Israel, kundi tingnan natin kung tayo man ay kinakausap ng Diyos, nape-personalize po natin. Na maganda po yun para mag-sink in, para makita po natin na merong kailangang baguhin sa ating buhay. Tingnan naman po natin yung pagbabasa para sa kasanayan. 2 Timothy chapter 2 verse 15 and 2 Timothy chapter 3 verse 16. Paraan ng pagbabasa ng Biblia para sa kasanayan, para maging habit, para maging hindi lang habit kundi para maging maayos po, maging merong method yung ating mga ginagawa. Tingnan po natin yung inductive Bible study. Inductive Bible study. Pag-aaral ng Biblia na nagsisimula sa mga tiyak o specific na pagsusuri at puntos at nagtatapos sa pagkakaroon ng pangkalahatang general o pangkalahatang general tuntunin. Pagsisiyasat, yung tinatawag nating observation. Pangalawa, yung paliwanag o interpretation. Pangatlo, pag-ugnay, correlation. Ang panghuli, pagsasabuhay. So, ano yung observation natin doon sa ating binasa? Paano siya ini-interpret ang Biblia? No? Paano natin iugnay sa ating panahon ngayon para magkaroon tayo ng practical na pagsasabuhay? Ikatlo, paggamit ng acronym o tinatawag nating space pets. Nandiyan na po yan sa inyong mga aralin kung ano po ang ibig sabihin ng space pets. No? Na yan po ay mula kay Pastor Rick Warren.
Review niya lang po yan. Number 3, mga tuntunin sa pagpapaliwanag ng Biblia o itinatawag nating hermeneutical rules. So, mahalaga po, kaya kailangan po magpatuloy po tayo sa IDJ po natin sa pag-aaral. Meron po doon na pagtuturo, yung tinatawag nating Bible interpretation. Naku, maganda po yun. Medyo mahirap siguro ng konti, pero pag natutunan po natin yun, malaking tulong po yun para masanay po tayo, magkaroon tayo ng kasanayan sa tinatawag nating pagbabasa ng Biblia. Kasi ho, kahit na nung application, kung mali naman yung ating interpretation doon, eh delikado po yun. Kailangan po, kami po mga mangangaral, bigyan muna po namin ng justice yung Biblia, i-interpret po namin ng tama, saka po namin i-apply ng tama. Pang-araw-araw na pagbubulay at devotion sa salita ng Diyos, yung tinatawag nating daily devotion and meditation. Andiyan na rin po yan, basahin nyo lang po sa inyong mga lesson, hindi ko na po i-discuss yan. Tingnan din po natin yung kahalagahan ng pang-araw-araw na devotion sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at panalangin. Andiyan na rin po sa inyong mga lesson. Review nyo naman po yung mga nasa ilalim po dito. Tingnan po natin yung number one, tayo nilikha upang magkaroon ng pakikipagkaisa o fellowship sa Diyos. Number two, dahil sa ginawa ni Jesus, ang ugnayan ito ay nagiging posible. Number three, ang ugnayan ng Diyos, Ama, ay kinaugalian ni Jesus. Number four, ang mga taong nagtagumpay sa paglilingkod sa Diyos ay kinaugalian ang ugnayan sa Diyos, gaya ni Abraham, Moises, David, Daniel, Pablo at iba pa. Number five, hindi maaaring magkaroon ng kasiyahan at kabanalan kung walang pang-araw-araw na debosyon sa Diyos. Kaya mahalaga po yung pang-araw-araw na debosyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at Biblia panalangin. Lagi ko nga akong sinasabi, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos na wala kang panahon sa Kanya. Ni ayaw natin siyang kausapin. Pwede mo ba natin sabihin, Panginoon, mahal na mahal kita, pero wala akong panahon na makinig sa iyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia o sa pamamagitan ng panalangin. Hindi po. Kasi po, mahalaga po ang ating devotion, hindi dahil sa mechanical lang po tayo, dahil gusto nating malaman, kundi pinakamahalaga sa lahat yung ating devotion sa Panginoon. Because doon po yun ang layunin para magkaroon tayo ng fellowship with God. Do you think ang fellowship ay hindi lamang sa pagdalo, sa mga gawain? Kundi ang fellowship sa Diyos, yung meron tayong personal devotion sa Panginoon. Araw-araw nagbabasa tayo ng Biblia, araw-araw nananalangin tayo. So yun po ang mahalaga. Paano sisimulan ang pang-araw-araw na devotion o quiet time? Number one, pumili ng tiyak na oras. Magamat para sa akin, walang oras ang ating devotion. Pero napakalaga na meron tayong tiyak na oras. Kailan tayo alerto. Meron tinatawag na morning person, meron tinatawag na evening person. Si Jesus Christ, alam naman po natin, tuwing madaling araw. Ako personally, mas nakakapag-focus ako pag madaling araw, pag umaga. Meron naman yung iba sa gabi. Doon sila gising na gising. Nasa sa atin po. Kaya lang, pumili tayo ng tiyak na oras. Yun talagang meron tayong schedule para sa Panginoon, para magbasa ng Biblia. Number two, pumili ng tanging lugar. Ay, importante din po yung lugar. Well, kahit saan po tayo nandoon, pwede tayong mag-devotion, di ba? Sa office, saan man. Pero iba pa rin po yung meron tayong parang altar. Meron tayong isang lugar na kung saan ay dinibote natin na doon kayo lagi mag-meet ng Diyos. Siguro, mas maganda doon sa mga lugar na hindi destructive. Mas okay po yun. Kaya si Jesus ay umakit po sa bundok, di ba? Umihiwalay po siya sa mga karamihan, marahil para makapag-focus siya talaga sa Panginoon. Number three, ihanda ang mga gamit na kailangan, gaya ng Biblia, notebook, at himnaryo o songbook. Alam niyo, maganda rin po na talagang hindi yung pag-upo natin, bukas tayo kagad ng Biblia, pagkatapos, tapos na. Hindi po, kailangan din po natin ang mga papuri songs, And then, kung ano yung nakatawag ng pansin sa atin, sinusulat natin. Number four, magsimula ng may tamang attitude
paggalang sa Diyos, pag-asam at pagsunod sa Kanya. Well, wala naman po sa forma o tinatawag po nating whether nakahiga, nakaupo o nang pa mga bagay, pero wag yung parang taken for granted, yung pagbabasa po natin ng Biblia, yung ating devotion, kundi talagang sineset up po natin. No? Kasi kung meron tayong tamang attitude, yung mataas na respeto, kasi kakausapin natin ang Diyos. No? Wag lang po natin siya basta kakausapin. Number 5, maging consistent o hindi pabago-bago. Yan, katulad po ng ano, kapag kasi hindi tayo naging consistent, halimbawa, yung mga oikos, no, kuminsan, pag na cancel po ng isang araw o ng isang beses, ang hirap na po magsama-sama ulit. Dapat po maging consistent po tayo. No? Parang itinalaga na po natin talaga yung ating quiet time na yun. Number 6, sundin ang simpleng plano. Dapat may plan. Na just a simple plan. Kasi kapag walang plano, eh, mahirap. Ang ibig ko sabihin, dapat everyday sa buhay natin, meron tayong mga yung itinerary natin, hindi yan nakahiwalay sa ating itinerary, yung ating quiet time sa Panginoon. Malaga po na schedule po natin yung pag may ministeryo natin sa ating kapwa, yung ating work, yung ating mga pupuntahan, pero higit sa lahat, palagi ko papayag po kayo, wala na pinakamagandang schedule kundi yung quiet time. Naha. Okay, 15 minutong devotion o quiet time. Manahimik at pumanatag, 1 minuto. Naha. Magbasa ng isang maikling seksyon sa Biblia, 4 minuto. Bulay-bulayan ang mga talata, 4 minuto. Isulat ang iyong application mula sa talata, 2 minuto. Manalangin, pasalamatan, purihin at sabihin sa Diyos ang kailingan. 4 minuto. Within 15 minutes, magiging makabuluhan ang iyong quiet time. Ngayon, kung gusto mo isang oras, 2 oras, 3 oras, wala naman po limit. Kaya lang, mas maganda po yung para tayong kumakain na patikim-tikim muna para hindi po tayo magsawa. Pero palagay ko naman, ang salita ng Diyos ay hindi nakakasawa. Pero maganda kung hindi ka sanay, kung hindi po kayo sanay, na mag-quiet time, eh mahalaga magpasimula po kayo ng 15 minuto. Pero again, wala pong limit ang quiet time po natin. Nasa sa atin po yan. Kaya lang kung minsan, kumbaga sa ano, yung pagkukulang natin ng 1 linggo, binabawi po natin sa araw na linggo. Tingnan po natin ang aralin siyam. So, hindi lamang po yung personal discipline natin sa Bible o sa pagbabasa ng Biblia, mahalaga din po na meron tayong personal discipline sa pananalangin. Ano ang panalangin? Hindi po ito mechanical prayer. Aha. Ang mechanical prayer po, yung nakasanayang panalangin, hindi po yung ama namin lamang o ano pa mga panalangin, kundi anumang bagay na kung saan ay hindi natin naunawaan, eh parang ano na lang ho yan, parang mechanical na lang ho. Tingnan natin. Una, ano ang panalangin? Ang panalangin ay pakikipag-ugnay sa Diyos. Wow! So, ang prayer po ay hindi lamang paghingi ng mga bagay na kailangan natin. Well, dapat tayong manalangin pag may kailangan tayo sa Diyos. Pero hindi po yun ang tunay na kahulugan ng panalangin, kundi ang panalangin ay pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa panalangin, tayo ay nagiging malapit sa Diyos. Alam niyo ba ang isang tao na patuloy na nanalangin sa Panginoon, nagkakaroon ng tinatawag nating intimate relationship with God? Sabi nga, sabi mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Kung sino po yung lagi nating kausap, kung sino po yung lagi nating kasama, nagiging ganun po tayo. So, nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Ikalawa, yung panalangin ay pag-ayon ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Tayo nananalangin upang alamin ang kalooban ng Diyos at magpailalim sa Kanyang plano. Yung katulad nga po ng sinasabi ko, sa panalangin, hindi lamang natin sinasabi yung ating mga prayer requests sa Diyos, kundi tinatanong din natin ng Diyos kung ano ang Kanyang prayer requests, kundi kung ano yung gusto niya. Mahalaga na sabihin po natin sa Panginoon kung ano yung gusto natin. Pero mahalaga din po na maunawaan natin
na kung ano ang gusto ng Diyos. Therefore, lahat ng ating mga pinagpe-pray dapat nakaayon lahat sa kalooban ng Diyos. So, hindi po tayo pagkakalooban ng Diyos ng isang bagay na nabag sa kanyang kalooban. Mga bahagi ng panalangin. Ang balansing panalangin ay binubuo ng una, pagsamba. So, hindi lamang po pagka-pikit, pagka-pray, Panginoon, bigyan niyo po ako ng mga kailangan ko na ganito, eh para tayong may pumunta sa department store. No, hindi po. Una, pagsamba, adoration. Pagkilala sa Diyos kung sino siya at kung ano ang kanyang katangian. Yung niluluwalhati natin ng Panginoon, kinikilala natin ng Diyos, sinasamba natin. Pangalawa, pagpapasalamat at pagpupuri. Hindi lang pupuro hingi, kundi mahalaga po yung ito yung time na para magpasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo, napakaganda po na minsan manalangin tayo, wala tayong gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Ito yung thanksgiving and praise. Pagpupuri sa Diyos dahil sa mga dakilang bagay na kanyang ginawa. Ang ikatlo po, pagpapahayag, confession. Mahalaga din po na ma-search muna po natin ang ating mga sarili. Aha. Yung paghahayag ng kasalanan, paghingi ng kapatawaran. Ang sabi nga sa isang talata sa Isaiah, dahil sa ating mga kasalanan, kaya hindi dinirinig ng Diyos yung ating mga panalangin. And then, ikatlo, ikaapat, pagdalangin sa iba, intercession, panalangin para sa iba. Ang panalangin po ay hindi lamang para sa sarili. Ang panalangin po ay para sa kapakanan ng iba. Hindi lamang natin tinitingnan ang ating pangangailangan, kundi tinitingnan din natin yung pangangailangan ng iba. At kadalasan, ikaw ang gagamitin siya na blessing ng Diyos para sa mga sagot sa panalangin mo para sa iba. Number 5, ito yung kahilingan. Doon pa lamang po yung petition. Noho? Hindi yung introduction natin, paghingi kagad eh. Noho? Dapat muna meron pong adoration, meron pong thanksgiving and praise, meron confession, meron prayer po sa iba, saka ka pa lamang hihingi, paghingi ng tulong at patnubay sa Diyos. And then number 6, pagpapahayag ng pananampalataya, affirmation of faith sa pagtugon ng Diyos sa panalangin sa pangalan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, na anumang mga dinadalangin natin, inilalagay natin, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Diba? Mahalaga yung sinabi ni Jesus sa kanyang panalangin, Lord, pwede ba ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, pero huwag ang aking kalooban na masunod, kundi ang iyong kalooban. Punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Upang madali nating matandaan ang mga bahagi ng panalangin, maaari natin gamitin ang acronym na ACTS. At ito po yung ginamit po natin noong nagkaroon tayo ng prayer and fasting. Naha, kung natatandaan niyo po, yung adoration, confession, thanksgiving, and then yung supplication or petition. Yung panalangin tinuro ng ating Panginoon, yung Ama namin, magandang basehan po yan. Naha, sapagat mismo ang Diyos ang nagturo sa mga alagad kung paano man nanalangin. Hindi po ibig sabihin, paulit-ulit natin babanggitin lang yon, kundi yung mensahe, yung diwa ng dalangin ng Ama namin. Tingnan natin, sa panalangin ito, ano po yung nakapalob sa panalangin ng Ama namin? Una, yung pagpupuri at pagsamba. Ikalawa, pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Ikatlo, paghingi ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ikaapat, paghahayag ng kasalanan at paghingi ng kapatawaran. At panghuli, paghahayag ng pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung laman ng dalangin Ama namin. Meron po diyang prayer journal. Ha, yan, yung mga may quiet time ho, merong mga prayer journal na sinasabi. Upang maging maayos ang patuluyan ang ating panalangin, iminumungkahi na gumawa ng talaan ng mga panalangin na kinapalooban ng mga sumusunod. Una, yung petsa ng panalangin. Kailan ka nag-pray? Kailan mo pinag-pray? Ikalawa, ano yung request mo sa Diyos? Kahilingan sa Diyos? Ikatlo, surat naman natin kung ano yung tugon ng panalangin. At ikapat, kailan niya sinagot tayo? Kasi marami mga tao na kung saan hindi nakakalimutan yung kanyang prayer request. Pero nakakalimutan niya yung sagot ng Diyos. Mahalaga po na dumadalo tayo sa prayer meeting, hindi dahil sa may kailangan tayo,
kundi dumadalo tayo sa prayer meeting na pinagpapasalamat natin yung mga kahilingan natin na sinagot ng Diyos. Kaya mahalaga meron tayong prayer journal para mailista po natin yung mga biyaya ng Diyos sa atin. Hindi lamang yung ating mga prayer requests. Okay, punta na po tayo sa ikasampung aralin. Aralin sampu. No? Hindi lamang Biblia o pagbabasa ng Biblia o panalangin ang magkaroon tayo ng quiet time, kundi mahalaga din po yung fasting, yung pag-aayuno bilang disiplinang spiritual. Alam niyo, marami po nagkakamali tungkol dito sa fasting. Ano ba yung fasting? No? Katulad po ng ginawa nating prayer ng fasting noong nakaraan, ang laking tulong po nito. No? Kasi kung minsan yung iba, ang fasting niya lang, hindi kakain, pero magmomol. O kaya manonood ng TV. No? May mga ganon. Nandiyan po yung mga halimbawa ng pag-aayuno sa Biblia. No? Yung mga talata, sino po yung nag-ayuno, tagal ng pag-aayuno, dahilan ng pag-aayuno, saka po yung resulta. No? Nandiyan po si Moises, no? Nandiyan po si Mardukeo, nandiyan po si Esdras, nandiyan po si Josaphat, si Daniel, ang mga Israelita. Higit sa lahat, makita ho natin, even ang ating Panginoon Jesucristo nag-ayuno. Si Jesus, si Saulo. So, nandiyan po yung mga halimbawa ng mga pag-aayuno. Nandiyan na po yan sa inyong mga listahan o sa inyong mga lesson. Tignan po natin ang kahulugan at dahilan ng pag-aayuno. So, unahin po na po natin ano ang fasting o pag-aayuno. Ang sabi ho dito, ang pag-aayuno ay pangingilin, abstinence, o hindi pagkain ng isang itinakdang oras o araw. Ito ay isang natural and spiritual discipline. Dahil ito'y nakaugnay sa pananalangin, pagsisisi, at paghahanda sa misyon o ministeryo, ang pag-aayuno ay kapahayagan ng pagtitiwala sa Diyos at pagpapailalim sa kanyang kalooban. So, yung fasting, hindi po ito yung lugar ng pagiging materialismo o pagsunod sa sarili. Kundi nagpa-fasting tayo para makita natin ang kalooban ng Diyos at kung ano ang paano natin gagawin ang kalooban ng Diyos. No? Ang pag-aayuno ay maring sa loob ng maraming araw o ilang araw lamang. Si Moises, si Elias at si Jesus ay nag-aayuno sa loob ng 40 araw at gabi. Ang mga Israelita ay malimit silang mag-ayuno ng isang araw. Si Pablo ay nag-ayuno ng 3 araw. May tinatawag na kumpletong pag-aayuno. Complete. Kumpletong pag-aayuno. Hindi pagkain ng anuman. At bahagi lamang o partial, pagbabawas ng kalimitang pagkain. Halimbawa, kung gusto niyo po, breakfast lang, lunch, o tinatawag nating dinner. Dahilan ng pag-aayuno ayon sa Biblia. Una, dapat merong pananangis. Yung talagang inilalabas mo lahat ang iyong damdamin sa Panginoon. Kapahayagan ng pagsisisi, pangalawa. Pangatlo, pagdalangin sa iba. Pangapat, paghingi ng tulong sa Diyos. Panglima, national na gawain sa panahon ng kalamidad. Pang-anim, pagtupad sa liturhiyang tinakda. Pampito, paghanda sa gawain. Pang-walo, paglalaan ng malaking panahon sa panalangin. Napansin niyo ba wala dito na personal prayer request? So, itong pag-aayuno, kung titingnan po natin, pagharap sa Diyos at pag-alam ng kanyang kalooban at lubos na pagtitiwala para gamitin tayo na daluyan ng pagpapala ng Diyos. Inaalis nito yung pagiging materialismo. Inilalagay tayo, ang sabi nga nung aralin na binigay sa atin ni Dr. Jimmy Pante, yung tinatawag nating spiritual breakthrough. Ang spiritual breakthrough, yung talagang totoong makita natin na meron tayong dapat pagsisihan sa harapan ng Diyos, yung kasalanan ng ating ginawa. Ang spiritual breakthrough ay patuloy na pagpupuri sa Diyos at pasasalamat sa ating Panginoon. Okay, pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno. So, ano yung blessing dito? Number one, paglayo. Okay? Paglayo ng galit ng Diyos. Turning away of God's anger.
Sa Biblia, ang pag-ayuno ay nakaugnay sa pagpawi ng galit ng Diyos. So, yun ang sinasabi natin, yung humingi talaga tayo ng tawad sa Panginoon. Pagsisisik. Number two, pagtanggap ng pagpapala sa panahon ng pangangailangan. Receiving blessing in times of needs. Katulad ng naranasan ngayon natin na pandemic, napakahalaga na ang Diyos ay gumawa sa gitna nito ng ating krisis. Paraan o manner ng pag-aayuno. Number one, ang pag-aayuno ay dapat gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi glory natin. Yung iba, pinagyayabang pa yung fasting yan, ho? ang ibig ko sabihin, paalam lang, uy, nag-fasting ako. Hindi po. Ito po for the glory of the Lord. Number two, ang pag-aayuno ay dapat gawin ng nakaugnay sa pagsamba at maalab na panalangin. Yung iba, hindi lang kumakain, pero hindi man nagpe-pray. Yung iba po, nagpa-fasting lang doon sa mga pagkain, pero hindi nagde-devote ng pagsamba at maalab na panalangin sa Panginoon. So pag huminto ako ng pagkain, ang ibig sabihin noon, magbibigay ako, maglalaan ako ng talagang maalab na pagsamba at panalangin sa Diyos. Okay, andyan po yung mga disiplina na nakita po natin sa Unit 1, yung ating tinatawag na personal spiritual discipline.